Pilapan na natin to, ilalagay natin yung GCash mobile number natin. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo at kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video, maganda yung pag-uusapan natin at magkakaroon tayo ng isang simpleng tutorial kung paano nga ba kayo makakapag-order ng GCash Mastercard ng mabilisan using your GCash application. At syempre, kailangan muna na naka-fully verified yung GCash account natin para makapag-avail at makapag-order tayo ng GCash Mastercard. At syempre, kung nahihirapan kayo na mag-fully verified ng GCash account nyo, I got you! Matutulungan ko kayo dyan at pwede kayong manood sa playlist ko kung paano nga ba mag-fully verified ng GCash account nyo. Gusto mo yon? Syempre naman! Kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, huwag makakalimutan na i-like tong video na to. At the same time, pwede ka rin mag-subscribe para updated ka sa mga future uploads ko. At ngayon, punta na tayo sa tutorial natin. Pumunta tayo dito sa my GCash application natin. Yan. Nag-loading pa and yan, lagay natin yung MPIN natin. So again guys, huwag nyo ibibigay yung MPIN nyo sa ibang tao. After natin na mabuksan yung GCash application natin, so make sure na meron kayong balance at least 215 pesos. 215 pesos. So para saan yung 215? Yung 65 pesos doon is para sa shipping fee or yung delivery fee para door to door na at sa bahay nyo na mismo i-deliver yung mismong GCash Mastercard. Tapos yung 150 pesos is ayun yung price niya sa mismong card, yung GCash Mastercard. So pag pinag-plus natin or addition is kailangan natin ng 215 pesos. Pindutin natin tong show more. Yan, yung katabi ng GenSure. Tsaka sa baba ng QR. Show more. At may kita nyo dyan yung cash in, send money. Baba tayo, hindi dyan sa dashboard, kundi dito sa my fund management. Sa fund management, may kita nyo yung word na cash out. Pindutin natin yan, cash out. At ayun na, nakalagay mismo sa taas, GCash Mastercard. So, cash out with the GCash Mastercard. So, pwedeng pick up, pwedeng deliver. So, ang pipili natin dito is deliver. Para door-to-door na at wala ng problema, di ba? Yan. Nag-loading lang ng konti. And nakalagay, order a GCash Mastercard online and link it to your GCash account. So, meron silang over 20,000 ATM nationwide. So, madami na yon. And nag-resume na sila sa pag-deliver sa Metro Manila and selected provincial area. So, may kita nyo mamaya yung pwede nyo i-click nyan para malaman kung available ba sa inyo yung for delivery. So, mag-expect rin kayo ng konting delay sa delivery at intindi na lang natin since pandemic naman. And also, kasabi ko lang kanina sa instruction, make sure na yung GCash mobile number nyo ay fully verified. Kapag mag-order tayo ng GCash Mastercard, syempre. Only fully verified GCash accounts are eligible or pwede na mag-avail ng GCash Mastercard. So, kung hindi kayo fully verified, panoorin muna yung video ko. So, para ma-fully verified kayo. Okay? Make sure din na i-validate nyo mismo yung address nyo kung tama mamaya sa pag-form natin. Fill up ng form. And dito naman, you will receive an SMS notification or yung text message mismo kay GCash na sa card order natin ng GCash Mastercard na aabutin daw yung delivery time usually ng 15 working days or almost 2 weeks to. Yan. Reminders, kailangan talaga fully verified yung GCash account nyo. And also, kapag yung mga address nyo is kulang-kulang, so maka-cancel yun. So, kailangan natin na tama yung address at kompleto yung pangbayad natin. So, payment first to. Yan. Disclaimer, beginning February 2021, all newly issued GCash Mastercard ay valid lamang sa 2023. Hanggang 2023. Ito yung form, guys. Okay. Pilapan na natin to, ilalagay natin yung GCash mobile number natin. So, syempre, ang ilalagay natin, mismong number natin. Diyan rin magna-notify para kapag i-deliver na. So, diyan yung magte-text. Yan. And also, first name nyo, pilapan lang natin to. Yan. Last name. Yan. Isa pa sa mahalaga dyan is yung delivery shipping address. So, kailangan, ano to, tama to, house number natin and street. Kailangan makumpleto talaga natin kasi dyan i-deliver. Zip code, guys, is nasa-search naman yan. So, familiar naman ako sa zip code namin. Pwede nyong ilagay sa Google, zip code o Pasig, Taguig, Makati,
Iba-iba po yun. So, depende sa lugar nyo. And itong optional naman tong other contact numbers, terms and conditions, check lang natin yan and proceed tayo. Confirmation page. Confirmation page. Hi, Steamer De Castro. This is to confirm your order details below. So, pindutin natin itong submit verification details. Yan. So, meron tayong, yan na, order number. So, screenshot natin yan para ito yung maging proof natin mamaya. So, balik na tayo, guys. Balik tayo, balik. Yan. Kailangan natin balik. And also, punta tayo dito sa may pay bills. Balik tayo sa may dashboard natin. Pay bills. So, kailangan natin magbayad ng 215 pesos. So, meron naman akong almost 300 dito. So, aabot naman to. Step 1, biller. Yan, got it. Yan, okay. Dito guys, may kita nyo sa pay bills is yung payment solutions. Yan, payment solutions. Pindutin natin yan. And pindutin natin itong GCash Mastercard. Yan. Pindutin natin ang GCash Mastercard. Ito yung number natin kanina. And also, order ID. Yung kanina, ilagay natin yung order ID natin yung kanina. Lalagay natin yung amount. Kung magkano, 215 pesos ang ilalagay natin dito, guys. Yan. Email address, ito, ano lang to, optional lang to, pero maglalagay ako dito ng email address kasi para dun mag-send yung confirmation. Proceed na tayo. Next na natin yun. Confirm. Yan, processing na yan, processing. Tapos, may marireceive kayo dito sa text message na nagbayad daw po tayo. Yan. Tapos sa Gmail, nakita nyo naman, nag-notify siya. At ayun lang yung simple tutorial natin, paano nga ba makapag-order ng GCash Mastercard using your GCash application. So in total, magbabayad po tayo ng 215 pesos at make sure din na may balance yung GCash account nyo bago kayo mag-order ng GCash Mastercard. GCash Mastercard ko pala na pag-order is inabot siya ng 7 days. So nag-order ako noong March 10 at dumating siya ng March 17. Usually, dumating talaga siya ng 10 working days pero sa case ko, magandang balita dahil 7 days lang na-receive ko na yung GCash Mastercard ko. At ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit nga ba mahalaga ang GCash Mastercard. Number 1 is yung tinatawag nating shop and swipe na kung saan pwede mo nang bayaran sa supermarket yung mga pinamili mo. Number 2 is pwede tayo magbayad ng ating mga bills using our GCash Mastercard. Pinamaganda pa dito ay may tinatawag sila na cashback. Meron rin silang mga promo katulad sa Lazada. Number 3 is yung safety and security ng paggamit natin ng GCash Mastercard na kung saan kada transaction natin ay nanonotify tayo through text and also sa email. In terms naman sa withdrawal, is mahalaga to lalo na kung ayaw mo na meron kang cash on hand. Kung ayaw mo na lagi kang may hawak na pera, is pwedeng naman na GCash Mastercard na lang yung gamitin mo. For me, advisable talaga to GCash Mastercard lalo na sa mga online seller. Kasi most of their transactions is through online, so mas mahalaga through Paymaya, GCash, makakatulong tong GCash Mastercard sa mga transaction nila online. Also, with your card is may marireceive kayo nito. Yan, dito siya nakalagay actually. Tinanggal ko na lang. At nakalagay na dito, meron ng instruction. Kaya hindi ko na ipapaliwanag kung paano nga ba i-activate yung GCash Mastercard nyo. Simple tutorial lang naman to para sa inyo lahat. At sana is meron kayo natutunan. At the same time, kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, huwag makakalimutan na i-like tong video na to. Mag-comment ka na rin para makapag-shoutout. At may shoutout kita sa next video ko. At huwag makakalimutan na i-subscribe yung YouTube channel natin at pindutin yung notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. Peace out! Like, comment, and subscribe! Peace! Road to 100,000 subscribers. Peace! Wala. At gusto ko lang i-shoutout yung pre-sooner, which is ito, ang napalupit na damit natin ngayon sa araw na to. At i-sponsoran tayo at maraming salamat sa inyo, pre-sooner.